Today is my fourth day of my medication for my injection. Manifure, 75 unit, and this is the another one, the Gonal F. This is 250 po. So, bali ang laman nito is 150 na lang. So, this is 900 again. So, yung isa ay 150. So, ang dosage ko ay 250. So, mag-a-add ako dito ng another 100 para makuha ko yung full dosage ko na 250. 250 po ang aking dosage, but meron na lang itong 150. So, mag-a-add ako ng abag lang kung mag-open ng bagong pen to get my full dosage. So, twist ko lang po siya. Okay. So, to tomorrow. So, ito naman uli ang gagamitin ko. So, ibabalik ko siya sa fridge kasi kailangan itong keep lang sa fridge. So, yun lang po. So, another 250 tomorrow. And this is my fourth day of my injection of my Gonal F. Okay. We're done na po dun sa Gonal F. We'll proceed naman po sa second injection ko, my second medication na Menifure. So, ito po, as I said po, ito po ay 75 unit and this is my fourth day now of my injection ng Menifure ko. So, okay po. We start na po. Another injection na naman. Yes, thanks God. I'm done na po sa aking fourth day medication injection ng aking gamot na, and tomorrow po magkakaroon ako ng isang bagong gamot na kailangan i-inject my third medication na Olgalotran. So i-start ko siya tomorrow, bali 2 days ko lang po siyang i-inject, unlike nung dalawang medication ko na Gonal F tsaka Menifure, bali 7 days straight ko po siya everyday na i-inject. So ngayong Sunday po magkakaroon din ako ng second follicular ultrasounds with my fertility doctor, and para to check kung nag-improve ba yung aking follicles, na kailan magmamature, kailan marirelease yung egg, at kailan kami magkakaroon ng schedules para sa aming egg retrieval. Kapag nakuha po na yung sukat ng follicles or ng egg, yun, magkakaroon na po ako ng egg retrieval at magkakaroon ako ng panibagong injection na trigger shot para to release naman po yung egg para sa aking egg retrieval. Then, last Monday, nagkaroon na rin po ng, or nagbigay na rin ng sample or ng sperm collection ang aking asawa ng sample para i-freeze, para i-frozen yun para sa kanyang ICSI na tinatawag naman. Then, magkakaroon din kami ng pregenetic testing para sa aming XY and Y chromosomes. Then, pag natapos naman po yung aming egg retrieval, dadali na po yun sa laboratory para to fertilize. Then, pag after po ng fertilization, doon na po magkakaroon ng embryo transfer or ng implantation na tinatawag. So, after 2 weeks, magkakaroon po ng result kung positive lahat ng aming ginawang fertility treatment or fertility journey. So, I hope po na maging maayos to, magkaroon ng positive outcome. Thank you guys for now. Ito lang muna ang i-update ko sa inyo. Have a good day and I'll keep trying to update po sa aming fertility journey. Thank you so much and have a good day.